Elementary days na naman. Dati nung Boy Scout namin, madalas kong makalimutan yung neckerchief. Yung kulay pula, tapos lalagyan ng kalabaw. Tapos kapag wala din yung kalabaw, manghihiram ka sa kabilang section. Pero malas ko, walang ibang section dahil nga maliit lang yung school. Mabuti na lang may higher year sa amin o lower year na pwedeng mahiraman. Pati pala belt, no? Kailangan bumili. Rap sa kanan! Rap! Minsan, nakakalito to kahit alam mo na yung salitang kanan o kaliwa. Nakakalito kasi yung pag-slide ng paa. Yung feel na feel mong humarap sa kanan tapos sa kaliwa ka pala dapat humarap. E kaso, kapag nagkamali ka, Oy mister! Squat! Squat ang pinakamatinding parusa na naranasan ko sa Christian school na yon. Mabuti na lang hindi sila yung katulad ng ibang school na pinapatungan pa ng maraming libro yung kamay. Tamang squat lang pero nakakangalay pa din. Noong grade 6 ako, nagkaroon kami ng camping dahil wala talaga nagaganap na camping doon. At bago magsimula ang camping, mag-groupings kami at mamimili yung teacher namin kung sino ang magiging leader ng bawat grupo. Noong elementary ako, hindi ako payat, hindi ako macho, mataba ako, matabang bata. At hindi ko akalain na ako ang mapipiling leader sa isang group. At hindi ko pa naranasan maging leader dahil ayoko maging leader. Kasi ikaw lang din ang magiging tagabuhat ng grupo mo kapag ikaw ang leader sa klase. Pero di lahat ah. Pero yun nga, sa kasamaang palad at sa kabutihang palad, ako ang naging leader. May mga assignment din na binigay sa amin bago mag-start ang camping. May narinig ako noon na sinabi ng teacher namin na magdala ng camping stove, kung yun ba ang tawag doon. Kaya sinabi ko kaagad sa lola ko at tita ko na kailangan ko ng camping stove sa camping. Naghanap sila ng mga kakilala nila na mayroong camping stove at siniwerte naman dahil may nahiraman sila. Kinabukasan nung magsisimula na ang camping namin, ang dami kong dala dahil sa camping stove na yan. At nung nakita ako ng teacher namin, ang sabi sa akin, "Bakit may dala kang ganyan?" Akala ko teacher magdadala po ng ganito. Okay, sige teacher, ipapauwi ko na lang po. Ay hindi, sige, okay na yan. Dala mo na eh. Sayang naman. Kaya ginamit na namin. Nung magka-camping na kami, syempre hindi mawawala sa school yung compete-compete na yan, pagalingan. Kung sinong group ang makakakuha ng mataas na points, may reward. Naalala ko yung isa sa mga objectives namin noon para makakuha ng points ay kukunin mo yung flag ng kabilang grupo. Oy Ryan, bantayan mo yung flag natin ah. 1 hour later. Teacher, nakuha ko yung flag nila. Oy, ano ba yan Ryan? Sabi ko, bantayan mo yung flag natin eh. Wala na. Wala na tayong magagawa. May points na sila eh. Matapos namin mag-ihaw ng isda at kumain ng gabihan, syempre hindi namin maiiwasan na manood kami doon ng tungkol kay Jesus. O Jesus, o Jesus. Dahil Christian school sila. Nakalimutan ko na yung pinanood namin noon basta may tatawid sa tulay o tatawid sa cross na ginawang tulay. Pagkatapos manood, may mga sermon si pastor tungkol sa mga buhay-buhay. At pagkatapos naman ng sermon, matutulog na kami. Pero yung kaklase kong isa, nagyayabangan kami na hindi matutulog. E noon pa lang sanay na ako sa hindi natutulog o magpuyat ng grabihan. Dahil nung bata pa ako, may tindahan kami at lagi kaming nagpupuyat ng mga pinsan ko para kumain sa tindahan. Kinakain namin lahat ng mga paninda. Sarap. Kaya hindi kami natulog ng kaklase ko dahil sa pustahan na hindi matutulog. Kaming dalawa lang sana pero nakisama na yung iba. Kaya halos lahat hindi natulog. Kinabukasan, pagising namin, gusto ko kaagad maligo. Kahit walang tulog. Alam ko masama yun, huwag niyong gagawin. Mapapasma ka daw. Noong papunta na ako sa banyo para mag-toothbrush o maligo, sa may gilid ng banyo may batang nakahubad. Doon siya naghubad ng damit sa labas. Oo, sa labas. Eh yung batang yun parang bata-bata pa mag-isip. Kaya sabi ko sa kanya, "O bakit ka dyan naghubad? Bakit hindi sa loob?" "Ah oo, Kuya Arkin, dyan ako naghubad sa labas. May nakasabit kasi na brief sa puno eh. Buti na lang, wala akong tulog noon, sobrang bangag ko kaya kaya ko siyang kausapin ng ganun." Di ba ganun kasi minsan pag bangag tayo, walang tulog? Parang wala tayong pakialam sa paligid no, para kang baliw. At nung mag-a-assemble na lahat ng mga estudyante sa camping, syempre merong kamay sa harap na para pumantay yung pila. O kamay sa gilid na. Di ko alam kung tama yung term ko ah, pero yun yung naalala ko. Ay, namimiss ko tuloy maging Boy Scout na laging handa. Di ba ganyan yung mga pang-asar kapag lagi mong dala yung hinahanap nilang wala silang gamit? Halimbawa yung pamaypay. Pre, ang init, may pamaypay ka ba? Oo, meron ako dito. Eto. Wow, Boy Scout, laging handa. Habang nakapila kami, isa-isa kaming tinatanong kung sino yung nasa harapan namin. Siyempre, kakabahan ka na kapag ikaw na yung susunod na tatanungin. Ang dami pa namang tao nun at nanonood sa'yo. At kapag ikaw na ang susunod, lahat ng estudyante nakatingin sa'yo. At nung tinatanong na yung nasa harapan ko, "Sino nasa harap mo?" "Si Kuya Ivan po."
Ikaw, Arkin, sinong nasa harap mo? Si Kuya Ivan po. Ha? Hindi yan si Ivan. At sobrang kinabahan ako noon at nahiya dahil itatanong ba naman sa akin kung sino yung nasa harapan ko? E random students yun, syempre hindi ko siya kilala. Di ko din naman inaasahan na tatanungin kami ng ganun, kaya hindi ko na ni-review yung mga pangalan ng mga Boy Scout dun. By the way, kilala nung nasa harapan ko yung nasa harapan niya dahil sinuwerte siya kasi kapatid niya yung napunta sa harapan niya. Dati pala may sinabi sa akin yung mga kaibigan ko na kapag sundalo daw o sa militar, minsan magsishare-share sila ng candy. Hindi ko alam kung totoo yun, ay ipapakita daw kung gaano katiba yung pagsasamahan nyo bilang pagkakapatid. Kaya dati tuloy, na-imagine ko kapag naka-formation kami sa Boy Scout. Baka kasi mamaya gawin yun eh. Yak. Baka mamaya may sakit yung katabi mo, hindi mo alam. Isipin mo no, sobrang dami yung sundalo. Mga 100 kayo sa formation. Tapos isang candy paghahati-hatian nyo. Yung ipapasa-pasa yung candy. Kawawa yung nasa hulihan. Lahat ng mga laway na tikman na niya. Pero ewan ko, may mga nagsasabi na totoo daw yun. O ikaw, try mo. Oops, ayoko. I quit. Bibigyan kita ng 1 million subscribers. Subscribe. Noong kalagitnaan ng camping namin, namalengke kami dahil yun ang kakainin namin sa tanghalian. Duh. Pero dahil nga bangag ako nun at walang tulog, feeling ko, langit yung palengke kahit amoy laman loob. Kasama naman namin yung mga teacher namin sa Boy Scout nung namalengke kami. Pagbalik namin sa camp, niluto ng mga teacher yung pinamalengke namin kasi hindi kami pinagluto. Dahil delikado daw kapag kami yung humawak ng kutsilyo. At nagluto kami nun ng sinigang, sila pala. Social no, camping no, sinigang. Pero teka Arkin, bakit sinigang tapos may palengke sa likod? Ah okay, kasi hindi kami sa gubat nag-camping sa school mismo. At natulog lang kami sa mga classrooms, hindi sa tent. Social nga eh, naka-aircon kami. Gustong-gusto ko maranasan dati na mag-camping sa gubat at matulog sa tent. Pero sabi sa akin ng kaklase ko nung college na mahirap daw kasi mainit, madaming insekto. Madami daw gumagapang at mangangagat sa'yo. Pero natry ko na din dahil nung college nga kami after graduation. Nagplano kami na magbakasyon sa Baler sa bahay ng kaklase ko. At doon nagcamping kami. Ang hirap nga, anim kami sa isang tent at di ako makahinga dahil siksikan kami sa loob. Mabuti na lang may kubo yung kaklase namin doon at doon na lang kami natulog. At sa kasamaang palad, nakalimutan ko na kung sinong group ang nanalo sa camping namin nung elementary. Dahil sobrang tagal na din noon at hindi memorable yung buong ganap sa camping. Mang ilan-ilan lang pero na-enjoy pa din namin. Dagdag ko lang, nung nag-camping kami sa Baler, sobrang nakakatakot. Dahil nga biglang umulan ng malakas at napagdesisyonan namin na matulog na lang sa kubo. Ngunit walang kuryente. Dahil kubo nga lang yun, feeling namin may dumadaan sa labas ng mga terorista habang natutulog kami. O si Jason, kung kilala nyo si Jason. Pero imagination lang siguro sa sobrang creative ng utak, pati mga characters sa movie. Ini-imagine namin, baka nandyan sila. Diba, Thor? Hello, Siga Out, Sky Jetrick O, Dog Dude, Mil TV, Jeff Valbrek, Lloyd Vecinal, Zyrus at crush niya na si Anisel, Jake and Denya, Gian Marvin Canyo Luanya, iTrickster ML, Anon Mate, at AJ Station. Next time na lang yung iba, agahan niyo na lang mag-comment dito ng shoutout o Siga Outs para ma-shoutout ko kayo next upload. May vlogs nga pala ako nito kung gusto niyong i-upload ko ulit dahil naka-upload nito dati dito. Dinilit ko lang. Comment niyo sa baba kung gusto niyong mapanood yung vlogs na yun. Yun lang. Bye!